Hello? Ah, okay. Pasabi, mababa yung offer niya, bro. Kasi hindi na ako tumatanggap mga 50k ngayon. Minimum ko 100 eh. Oo, ayoko, tol. Pasabi, sorry ah. Or gusto mo pamigay na lang natin dun sa free community? Nagbibuild kasi tayo ngayon, di ba, ng free community? And para makapasok sila, di ba, sa community natin, kailangan nilang umatin ng free coaching program. Oo, tol, libre lang naman yun. Wala nang bayad yun eh. Oo, kung ayaw nila, di wag, di ba? Mag-stay sila sa position nila yan. Tayo, di naman natin kawalan yun, di ba? Oo, basta doon sa mga pending interviews ko, bro. Sa mga pending closing ko, wag mo na siyang isama pag hindi siya 100k, okay? Kasi masasayang lang oras natin dyan. At ayoko mag-suffer yung team ko para sa mga ganyan. As much as possible, siguro, kolektahin mo siya, tapos pamigay natin siya doon sa free community. Oo, bro, sige, bye na ha. Chisi ko muna yung gawa nila, okay ha? Pwede rin, ah. Okay, mamaya na siguro, gagawa mo na ang video. So, ano? Gulat ka, no? Well, sabi nyo ngayon, ang dami kong sinasabi. Ngayon, wala na kayong masabi. Ngayon, eto, wait lang. Ha? Wait lang. Speechless ako eh. So as you know, months ago, I dropped out of college. I will stop my college. I messaged Coach Franklin Miano. Nung nag-chat ka sa akin na sinabi mo na pumunta sa under my wings, sabi mo yon exact. Yung exact words mo yon. Kahit mag-work ka for free, basta gusto mo lang makagain ng knowledge, experience, at skills. Bakit coach na tawag ko sa kanya? Dati sinasabi ko, scammer siya. Hindi ko naman sinabi, or sinabi ko baka scammer siya. Pero technically speaking, hindi ko sinabi na scammer siya. Don't get me wrong. As sinabi ko, baka scammer siya. So ngayon, tawag ko na sa kanya. Coach, mentor, hello. Yehey! Isa sa mga natutunan ko is that ang pinaka-best na regalo natin sa mentor natin is for us to be successful. First of all, I'm not showing off those kind of things. It's just me catching your attention. Kasi I know in social media industry, it's very hard to catch people's attention. And with those things na ginawa ko kanina, panigurado na-catch yung attention mo, diba? But at the same time, I just want to tell you that I've got results over the weeks, over the month. And yung results na yon, hindi ko siya makukuha or matatrabaho if I think, no, I pursue college. Hindi naman ako sa against sa college, but the thing is, imagine, I will study 4 years of course, pero with the MSB course, I managed to earn my first 6 digits in just months. Imagine that. And take note, nagseryoso ako, di ba, 1 month, then half month nung month na yon, technically speaking, after less than a month, nakuha ko yung 6 digits ko. Hindi ko sinasabi sa inyo guys, no, na makukuha mo rin yung 6 digits mo. Ako, nag-take actions ako. I sleep less than 4 hours a day and sometimes 2 days akong gising. So why I do that? Nakita ko sa TikTok yung clip ni Steve Harvey na sabi niya, "Rich people don't sleep 8 hours a day. That's a third of your life. It ain't but 24 hours in a day. You cannot be sleep 8 hours a day." Rich people don't sleep 8 hours a day. That's why I apply it. Bakit? Because I know, in fact, kaya lumapit ako kay Franklin, kay Coach Franklin, I know that I need to ask the right people. Kailangan tama yung taong tutulong sa akin. And in a matter of fact, I can guarantee that Coach Franklin is the one that helped me in this process, in this journey. And you can say that by reviewing the old videos that I got. So how do I do it? How do I reach my 6 figures? So let's be real. If you are watching this video, malamang wala ka pang kita, maliit pa kita mo, or nasa level ka ng kinikita ko. And I admire you with that. But what I'm trying to say is that if hindi pa ganito kalaki yung kinikita mo, 6 digits, panigurado you are lacking of something. And baka yung kulang na yon is your level of actions. For example, I have a team, but I've been doing video editing and editing videos, average 4 videos every single day. And you are watching this video na wala ka pang kinikita, wala pang perang pumapasok sa'yo, and you are just editing 1 video per day, or even 0 video per day. Gets nyo ba yung point ko? What I'm trying to point out, na if you are doing this level of actions, you will achieve this kind of results. Now, for you to have high results, don't just dream high. Don't just expect high. Do high. Excellence is a way of life. If you want an excellent result, do excellent job. And how will you do that? Definitely, I'm launching an open free coaching program just for you, just for me to guide you, or somehow I can give a general idea for you on how you can take your next step towards your goal in this free
coaching program, walang mawawala sa inyo. You just need to take time, take effort, take action after those free coaching program. So what are my process? Unang-una, bilisan nyo matapos yung MSB Academy or MSB course. As much as possible, tapusin nyo siya for 1 week. And lahat ng pinanood nyo, lahat ng mga natutunan nyo, take note of this because I know that our brain is built to think. It is not built to store information. Gets nyo ako? Kumbaga sa computer, RAM siya. Siya yung nagpa-process ng mga data ng computer. Meanwhile, yung notes or yung notebook mo is built as a storage, which is yung utak mo yung mag-iisip at ilalagay mo siya sa notebook mo para hindi mo siya makalimutan kasi sa ayaw at sa gusto mo, makakalimutan mo yung information doon. At imbis na ulit-ulitin mo yung MSB at di sa cellphone or sa notes ka natitingin or sa notebook ka natitingin para malaman yung mga information na kailangan mong malaman or kailangan mong balikan. Pangalawa, as much as possible, take action fast. Pag natuto ka dun sa isang video, sa isang program, panigurado, take action as fast as possible para sa ganun, ma-apply mo yung knowledge. Just what like I've said, knowledge is a certain power unless you use it. So make it wisdom, no? Apply mo yung mga knowledge na meron ka para hindi siya masayang. So number 3, always better your best. If nag-video edit ka for 2 videos every day, gawin mo siyang 3 videos. And after mo ma 3 videos every day, gawin mo siyang 4, gawin mo siyang 5, gawin mo siyang 6. Why is that? Kahit wala ka pang client, no? Kahit hindi ka pa nakakahanap ng client, mag-edit ka pa rin every video, every single day para may panglagay ka sa portfolio mo. Strong portfolio can close a lot of clients. But also make sure to subscribe dun sa mga taong makakatulong sa'yo like Alex Hormozy, Franklin Miano. Recently lang naglabas siya ng video kung saan paano ka makakaklose ng client, which is very helpful for you if you are just starting out. Pangatlo, yung YouTube channel ko, which is you can get a lot of information and I will push as much information, as much content as I can. Such as yung mga interviews ko with my clients, which is dun yung makikita kung paano ko nga ba kinakausap yung client. So when it comes na ayan na, haharap ka na sa client mo, sa prospect mo, at least may idea ka na kung ano yung sasabihin mo. So pang-apat, syempre super dami mo pang pwedeng pagpilian, just like Gary Vee and etc. What I'm trying to say is huwag kang mag-focus dun sa mga vloggers na hindi naman talaga nakaka-contribute sa pangarap mo. Oo, na-entertain ka nila, but it means ba na natututo ka sa kanila? Technically speaking, huwag tayong maglokohan. Hindi lahat ng vloggers informative enough to the point na matututo ka kung paano to pa rin yung pangarap mo. So lastly, always take a risk. Hindi ko naman ma-achieve to if hindi ako nag-take ng risk eh. Kung nahiya ako, mag-chat kay Franklin Miano, kay Coach Frank. If hindi ako nag-risk na magpuyat, mag-take time, malang effort. If hindi ka mag-take ng risk dun sa free coaching program na ino-offer ko, which is just for free. And you can check the details of it in the comment section or descriptions. Imagine, free na lang, hindi mo pa siya matake. Baka kaya ka nandyan ngayon kasi takot ka masyado. Komportable ka masyado na akala mo dyan na lang lagi yung sitwasyon mo, which is not. And two things promise in life, that is death and change. Mamamatay ka, but at the same time, habang nabubuhay ka, change is constant. Lagi-lagi siyang mangyayari. So you need to adapt. You need to do different things for you to achieve different results. Don't expect different outcomes if you are just doing the same actions every single day. If you want to be better, be better. Ayun lang yung masasabi ko, guys. I'm not here to brag. I'm here to inspire you all to take actions habang bata pa kayo, habang may lakas pa kayo, habang nandyan pa yung mga parents ninyo para mabigyan nyo sila ng mga bagay na deserve nila. And ending this vlog, ending this YouTube video will not mean I will not keep posting. I will post more videos. And you better subscribe because I will be giving a lot of information, my secrets, my recipe to success. Although hindi pa ako successful para sa akin, pero at the same time, you can always see my journey para kahit papano pwede nyo siyang kopyahin towards your own success. Kasi for example, if gusto mong magaya yung luto ng isang chef, you will need to take a look at his or her recipe. Same thing if gusto nyo magaya yung results na meron ako. You need to check out every videos that I make so that you can copy what I'm doing. And kung gusto nyo pang malaman deeply kung anong ginagawa ko, kung ano yung behind the curtains, kung ano yung grind na literal, you can also check out the free coaching program. Kasi sasabihin ko doon kung sino ako, ano ang ginagawa ko, at paano ko siya ginawa. So I think that's it. I just want to say that I made it this far, but at the same time, I didn't make it this far to just
make this far. Parang hindi ako napunta sa sitwasyon ko ito para lang mapunta ako sa gantong sitwasyon. This is just the starting point of everything. And I can say that confidently. Madami pa akong taong matutulungan. Madami pa akong taong mabibigyan ng opportunity sa buhay nila. Madami pa akong matuturuan na tao kung paano nila maattain yung mga gusto nilang makuha. And I want to emphasize this before I end this video. The biggest givers in life are the biggest winners. So always give as much as you can. Like everyone tells you to do, you receive what you give. And kung ano yung sitwasyon mo ngayon, deserve mo yan. But always know that you can always better your situation depending on your actions. So this is Carl. See you up there. Thank you.